tawagin natin ngayon ay DTI Business Name Registration Procedures. So meron lang po itong 3 easy steps. Ang first step is apply, second is pay, then third is download. As easy as that. So guys, kung ano po, online registration lang po ito ha. It takes less than 10 minutes actually nung nag-apply ako dito. So ang pinakamatagal lang po ng step dito is yung first step, yung application, because dyan na kayo mag-input ng mga information. So let's proceed dyan sa step 1 or yung application ng new business name ninyo. So una, pumunta po muna kayo dito sa site na ito. So bnrs.dti.gov.ph. Then, pag napuntahan nyo na po yung page na yan, ito po yung makikita ninyo. So pagpunta nyo dyan guys, click nyo po yung register now. Then, pagka-click ninyo ng register now, ito po yung lilitaw sa inyo. So, yung terms and conditions. Basahin nyo lang po yan. Then, sa baba nyan, merong I decline and I agree. So, pag nag-agree na po kayo sa terms and conditions ni DTI, click nyo lang yung I agree. Then, ito po yung susunod na lalabas. So, dito nyo po ilalagay yung owner's information, yung information nung magiging may-ari nung business na yon na i-re-register ninyo. So, make sure po na nakakomplete yung details dyan and tama po. Okay? So, yan. I-check nyo po bago nyo pindutin yung next after ninyong lagyanan ng info. So, business scope. Dito po sa business scope, guys, meron kayong apat na pagpipilian. Yung national, regional, city or municipality, at saka itong barangay. So, sa mga nag-umpisa pa lang ng business, kadalasan po barangay yung pinipili nila dyan. So, ano ba itong scope na to? Paano malalaman kung ano ba yung scope ng business mo? So, saan ba nakapwesto yung business? Kung kunwari, makikita lang siya doon sa tapat ng bahay ninyo, kunyari sari-sari store lang po yan, makikita sa tapat ng bahay ninyo, so nakalocate lang siya sa isang barangay. So ang pipiliin nyo po dito is barangay. Pero kung meron siyang branches within the city, kunyari nakatayo siya sa Caloocan, ganyan. Sa Caloocan, marami siyang branch, within Caloocan lang siya makikita, ang pipiliin nyo is yung city or municipality. Then kapag makikita po yung business ninyo sa isang buong region, regional na yan. And yung national is yung pangmalawakan na po na business talaga yan. So yung makikita nyo po na fee sa baba, yan po yung babayaran ninyo mamaya pagka nandun na kayo sa step 2. So kunwari, yan nga, nag-umpisa ka pa lang ng business, meron kang sari-sari store, ang i-click mo is yung barangay. Then after that, ito po yung makikita ninyo sa baba. Sa baba niyan. So, ilalagay nyo kung saang region ba yung nakikita. Okay? Saang city, saang barangay. Then, dito po, dito nyo nilalagay yung business name ninyo. Kunyari, ang pangalan ng business name ninyo is Aling Nena. Yan po yung ilalagay nyo dito sa dominant name. Kunyari, sari-sari store siya. Yung sari-sari store po, ilalagay nyo siya dito sa descriptor. Again, yung dominant name po, yun yung pangalan ng mismong business ninyo. Yung descriptor po, yan yung nature ng business. Kunyari, yan nga, yan ba ay sari-sari store? Yan ba ay spa? Okay? Ganun. So, yan po yung sa descriptor. So, kunyari, ang naisip natin, Aling Nena sari-sari store. Ang dominant name is Aling Nena. Ang descriptor niya is sari-sari store. Then, after that, pagka na-input mo na yan, guys, okay, and yung lilitaw sa kanya, Aling Nena, sari-sari store. Then, i-click nyo po yung check name availability. Okay. Pag na-type nyo na yan, check name availability. Yan, lilitaw po ito. So, ano bang gusto ninyong order ng pangalan ng business ninyo? Mauna ba yung dominant name or mauuna ba yung business name descriptor? So, kunyari itong pinili mo, mauna yung dominant name, ang magiging pangalan ng business mo is Aling Nena Sari-Sari Store. Pero pag ang pinili mo is mauuna yung descriptor, babaliktad po yan, magiging Sari-Sari Store Aling Nena. So, pag okay na sa'yo yan, kunyari ito yung napili ko, dominant name is Aling Nena Sari-Sari Store yung nauna, click mo validate business name. Then, babalik ka dyan, click mo po, check name availability. So, pagka-click mo na yung check name availability, lilitaw po yung ganito.
So, dapat guys, pass lahat yan. Okay, dapat po lahat pass yan. Kapag may nakita kayo na hindi pass dyan, magpapalit po kayo ng pangalan. So, dito lang po talaga nagtatagal yung business name registration. Kadalasan meron silang kapangalan na business. So, kailangan mo pong mag-isip ng iba pang pangalan. So, dapat po guys, pag mag-a-apply kayo dito, meron na kayo naka-ready at least 3 na pangalan po ng business ninyo para pagka hindi siya pass lahat, meron na kayong ipapalit agad-agad, hindi yung mag-iisip kayo on the spot. So, yet, since pass lahat nung kay Aling Nena Sari-Sari Store, okay, click mo na yung next. Pagka-click mo ng next, lilitaw po ito. Okay? So, make sure nyo po na tama lahat ng details. Ito, gawa-gawa lang natin itong mga info na ito. So, kung mapapansin ninyo, yung babayaran nyo po dyan is yung 200 pesos na fee, which is under nga lang siya ng barangay. Then, meron po siyang dagdag na documentary stamp na 30 pesos. So, magiging total niya is 230. So, ayan guys, ha, pagka okay na sa inyo yan, make sure po na correct talaga yan because wala na kayong mababago na input dyan. Okay, click nyo na po yung yes. Then, dito po itong reference code ninyo. So, kopyahin nyo po yung reference code. Then, click continue. Then, ito na yung lilitaw, guys. Ayan. So, dito sa part na to, dito nyo na po input lahat ng information. So, yung business address ninyo. Okay, kumpletuhin nyo po lahat yan. Then, sa baba nyan, meron personal info pa dito sa taas. Then, yung residence address. Then, yung other details. So, sa other details po, guys, kahit wala mo na kayong ilagay dyan, kung wala pa naman, kung nag-umpisa pa lang kayo, kahit ano lang yan, naka-blank lang yan, okay lang po. Then, yung sa personal information nyo, guys, please make sure na tama po yung mobile number at saka yung email. Yung email po kasi, guys, dun po masasend yung business name registration ninyo na certificate pagkatapos ninyong magbayad. So, dapat po gumagana yung email na yun. Dun nyo siya madadownload. Then, pagkatapos na kayo mag-input ng mga info, click next. So, pagka-click ninyo ng next, lilitaw po itong summary. So, sa summary guys, makikita nyo dyan lahat ng in-input ninyo na info. So, i-review nyo po lahat kung tama. Okay? Ito po, gawa-gawa lang natin itong mga info na to. Then, after nyan, pagka-next nyan, i-click ninyo yung next, then lilitaw po itong undertaking. So, sa undertaking, basahin nyo lang po yan. Then, sa baba nyan, may button na proceed. So, pagka-click nyo po ng proceed, yan na guys, magbabayad na kayo. So, sa payment po, okay, ang processing fee, yun yung barangay fee kanina nakita ninyo na 200, then documentary stamp fee na 30 pesos. So, pwede nyo po yung bayaran via GCash, via Visa or MasterCard, then pwede rin Paymaya, pwedeng Land Bank, LinkBiz, then pagka over the counter po, pwede kayong magbayad mismo sa DTI, or pwede kayong magbayad sa via Spark padala naman po. So, please make sure lang po guys na alam niyo meron po tayong mga transaction fee po na papatong dyan. Depende po kung ano yung mode of payment ninyo. Ngayon, pinaka mas mura pa ata itong mga nasa baba kaysa dyan sa mga taas sa mga land bank, kanyan mas mahal siya. So, nasa inyo po kung anong mas mabilis sa inyo since hindi naman siya ganun kataasan. So, guys, kung may GCash kayo, ayan o, 10 pesos lang po yung transaction fee niya, makakapagbayad na kayo. And same day po, makukuha nyo na yung DTI certificate ng business name ninyo. So, step 3 is yung download. So, ayun guys, yung sa download po, pagkabayad nyo po niyan, masasend na po yung certificate ng business name ninyo sa email. So, sa email nyo po, i-click nyo lang po doon yung sinend nila na PDF, then i-download nyo na po yun. Yun na guys. Tapos na, meron na kayong business name na naka-register under DTI. So guys, if you have any questions, please comment down below po and please don't forget to like and subscribe. Thank you!